morning, everyone. It's our third day in our trip. Any minute now, lalabas na po kami. Papunta ng Antelope Canyon. Magda-drive kami to a certain point. Tapos sa may bus, magdadala sa amin papunta sa Antelope Canyon. Yay! See you in Antelope. We're here na sa may tadidin, basta tadidin tours yung kinuha ni Tito. So sasakay kami dito ng van. Ayan yung mga van. So nakapag log in na yung mga van papunta sa may mismong canyon. So sa mga nagbabalak pumunta dito, so dito nire-require nila ang mask kasi nga siguro merong ibang kasama sa loob ng sasakyan sa van. Pero pagpupunta kayo dito, advance nyo ng isang oras kasi yung time zone dito, yung route papunta sa Antelope Canyon is na meron change time. Yeah, nag-change ng nag-a-advance. May lugar na nag-a-advance ng 1 hour and then meron naman lugar na umaatras ng isang oras. So, mas magandang mas maaga na lang kayo pumunta. So, sabi nung babae, nung attendant, maaga daw kami. Maaga daw kami. Nakakalito kasi yung oras dito. Parang sa akin, ang oras na nagpalit, 9:48 in the morning. Yung kay tita, sa'yo tita, 8:48 pa lang. 8 pa lang, ano? Magna 9? Ayun. So, nalilito na ang ano. Nalilito ang tao, nalilito din ang cellphone sa oras. So babalik muna kami dito sa sasakyan kasi malamig sa labas. Ah, don't push me. Hindi pala kami sasakay sa van, guys. Hindi kami sasakay sa van, so sariling sasakyan pa rin ang sasakyan. So meron lang isang pilot car or maybe 1 or 2 pilot car. Susundan mo papunta. Hindi pa tayo sinakay, bayad pa ako na ano, $24. Ah, ganun? Oo, $24 ang bayad mo dun sa susundan mong sasakyan. Oo. Ayan. Ayan, talagang ano. Gusto nilang kumita ng pera. Kumikita talaga sila, oo. Ayan. Imagine kung susunod ka lang pala sa pilot car. Nakapila kami ngayon. Ayun yung sasakyan na aming susundan. May nakalagay sa puwitan yan. Pilot car, follow me. So may certain pagpaparkan and umpisa na ng lakaran and they don't allow us to bring purses and bags, just the cameras and cell phones and water. So yun lang ang allowed na isama dito. Ayan, no bags, any sorts of purses, backpack. And so, from up there, pababa. So, maraming stairs. Pababa. Wow. Pasok na kami dito. Ayan, napakaganda dito, guys. Promise. Dito kami pumasok. You guys see the wolf head right up here? Here's his ears, his eyes. Oh yeah, it's. Oh, that's right. There's a wolf face. There's no recording. Oh, okay, sorry. Bawal daw mag-video. Pero dahil pasaway tayo. It's such a bummer, guys, na they won't allow people to take videos inside the canyon and to take off our mask.
Dahil nga daw po maraming taong pumupunta dyan, and pag nagkaroon ng may COVID, so their business will gonna be shut down again. Kaya ayan, I just inserted some photos that I've taken inside of the canyons. It's really beautiful inside, and the photos don't do justice in it. Kung nakikita nyo pong napakaganda niya sa photos, mas maganda po siya sa personal. So, I suggest na kung magkaroon kayo ng vacation time, you can bring your family here. And the best time to go in the canyons is from the month of April to June. Dahil when it's raining season, they close down the canyons. Dahil kapag bumagsak yung tubig dyan, dumadaan po yung tubig dyan sa loob ng canyon, syempre. So, sabi nung tour guide is, yung lakas po nung tubig is like, yung agos niya, it's like 15 miles per hour. So, they don't advise people to go in the canyon when it's raining season. So, maganda, pumunta po kayo ng April to June. I hope that you enjoy these photos taken para po makita nyo ng maayos, dahil nga hindi po ako nakapag-video inside of the canyons because our tour guide, the lady tour guide, is very strict. But it's okay. I think she's just doing kung ano yung in-advise sa kanila na gawin sa mga tourist. But such a bummer. You can take good photos dahil nga naka-mask ka, but it's okay. Maganda pa rin naman yung background, even though natatakpan yung pagmamukha mo nang dahil sa mask. So I hope you enjoyed, guys, and please do like this video and subscribe sa mga hindi pa po nakasubscribe. Please support my videos, and please don't forget to click on the notification bell so that you will be updated on my upcoming videos. Thank you. Please enjoy. Yeah, enjoy. So guys, we're by a rainy, and that's why we need to get out. By a close that my wings are down. So we cannot walk to the sand anymore because there's rain now. By a baba shop. Oh gosh, I really love these photos of us, diba? Yung mother and daughter bonding moment. Napakaganda niya, guys. So, yung lightning is from sa taas ng canyon. May butas doon kasi. So, napakagandang tignan. Napakagandang mag-photoshoot doon. You can see here a face of a lion. Yan, there's a close-up of the lion, yung side view ng lion. And this one is a inverted heart, nakabaliktad na puso. Okay, so ito guys, paakyat na kami doon. Galing kami dito. Nakalimutan ko na kung gano'ng karami yung steps, so... Ayan nga. Nakapagod. Ano tayo sa Horseshoe Bend. So, ano daw po ito? Harabas na lakaran na naman. Kaya, papasubo talaga ang aking chiberish. Maglalakad kami ng 1.5 miles. Sabi ni Tito. Kasi sabi dun sa entrance, it will take 20 minutes walk. Para makaano. So, sana hindi magpabuhat si Becca. Becca, bawal buhat, okay? Kasi mommy cannot carry you. What? I can't carry you, baby. So, sobrang hangin. Pero it's a good thing na maaraw. Pala siya. Bababa pa tayo doon. Kung mga bata-bata ka naman, actually, okay lang. Okay lang mag-walking. Pero kung yung may mga problema na sa tuhod,
I suggest do the same thing. Huwag na lang kayong tumuloy. Kasi sasakit yung tuhod nyo. Lahat ng gano'n. Nakarating na din tayo, guys. After how many years ng paglalakad. Ito na po ang Horseshoe. Kaya siya tinawag na Horseshoe kasi ayan, shape siya ng sapatos ng kabayo. Napakaganda dito. Hindi ko alam kung nakikita sa video yung kulay. Gandang kulay. Yung mga nagbo-boating dito. Ayun no. Liliit na bangka. Tapos doon sa baba, ayan. Siguro mga nagfi-fishing din sila dyan. Wala lang rin siguro. Pero ito mababaw kasi may ganyan siya. Diba? Napakaganda ng mundo. It's amazing. Hindi mo alam kung paano nabuo yung mga ganyan, yung mga unang panahon, 'di ba? Pero dati, ayan siguro mas dati mas marami siyang tubig. Kasi may yan, parang may lumot-lumot sa gilid-gilid or damo-damo. So dito daw, guys. Every year may namamatay daw kasi ito lang yung may ganito. Tapos yan, oh, maraming nagpi-picture diyan. And maraming umaakyat doon, kaya may mga namamatay daw. Ayan. Kasi sa sobrang kaka-atras nila, kaka-picture nila, nadedo na sila, ay nalaglag sila dyan, sabi nila. Hey guys! Dito siya. Hello everyone! Oh, takot si Becca sa danger daw, oh danger. Takot siya dumikit dito kasi nga may nakalagay na danger sign. Oo. So lahat na umaakyat dyan sa may stones. Sinasabihan niya, look at this, look at this. Ayan. So, ayaw niya mag-picture sa my rocks. So, ako na lang. Si mami ayan, na lang. Ayan. Ito mo, umaakyat pa dyan, oh. Uh-huh. Diba? Becca, look. Umaakyat pa sila dyan, oh. You want? Oh, si mami lang. Ganda. Oh. Danger. Okay. It's danger. 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 Ito na po tayo. Paalis na tayo sa may Horseshoe Bend. Ayun, galing kami doon. Kumusta? Kumusta? So, sa akyatan na tayo ngayon. Paakyat na, pabalik na tayo. And good luck na naman sa atin. Sanigurado mamaya, pagod-pagod na kami. Okay?